Good day, everyone! Welcome to another episode of Marlena's Kitchenette. Another day, another recipe to make. So stay tuned, mga kakusina! Let's start cooking! Recipe for today, baby back ribs with the fresh veggie salad. Ooh, yum! So, okay, we need 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of paprika, and then also we need 1 teaspoon of black pepper or white pepper, that will do. And of course, if you have some cayenne powder or cajun, you can add it on. Then mix up lang natin all together yung ating pang-season doon sa ating baby back ribs. Wow! So I have 2 slabs of Australian pork ribs. Yan, medyo frozen pa siya ng konti, but pwede na natin siyang i-season. So this part, yung iyong mga taba-taba na yon, it's up to you kung gusto niyong tanggalin, mga kakusina. I was about to, but Tenten said, "No mommy, no mommy, I like fat." Okay, so to continue, unahin na natin, oops, si Little Froggy nakabantay na sa ating recipe for today. So stand by there, my Little Froggy. Okay, so umpisahan natin yung pagmamasahe dun sa ating baby back ribs. Yan, ihiga natin ang mahiwagang pork ribs. So, ilileave natin itong ating ginawang seasoning. Imamassage lang natin all over to the whole part ng ating ribs. And then, it will take 45 to 1 hour bago natin siya tuluyang lutuin sa oven, mga kakusina. Nako, mga kakusina, guaranteed, masarap pa to sa baby back ribs ng wax. So, just keep on massaging onto our ribs para talagang yung entire meat niya imamasahin natin ng husto, of course. Ayan, and then, drizzle lang natin siya ng konting oil mamaya before putting it inside to the oven. Oh my goodness! I can smell the aroma! Nakakagutom, mga kakusina! At kung bago ka lang at napadaan sa channel ko, please don't forget to click the bell down below para manonotify ka every time may bago tayong uploads. And you are watching Marlena's Kitchenette. At para naman sa ating FB page for more fun and giveaways, please follow us, Marlena's Kitchenette. So after 45 minutes, na well marinate na ng bahagya yung ating pork ribs. So pwede na natin siyang ipasok into the oven for around 140 degrees. And then, from time to time, of course, iche-check natin yung ating ribs kung okay na. So, while we are waiting para dun sa ating pork ribs, gawa tayo ng special sauce. Yung pang-brush up natin doon sa ating nilulutong pork ribs. And of course, para magmukha talaga siyang rocks na rocks or mas masarap pa actually. Let's start with 2 tablespoons of tomato sauce or ketchup, and then 1 teaspoon of soy sauce, and of course, as always, let's add in also sugar and oil. Ayan, this will give the glossy color or touch dun sa ating pork ribs mamaya. Si Little Froggy, nag-aabang na talaga sa ating recipe for today, baby back ribs. So that's good, ready na ang ating pang brush up. And then after 25 minutes, medyo yung one part ng ating baby back ribs or pork ribs, i-brush up natin yung ginawa nating sauce. Of
course, para naman talagang yung lasa niya ay ma-meet up natin yung lasang-lasang pork ribs. Ayan. Ganyan-ganyan po yung in-order natin doon sa Kenny Rogers or doon sa Rocks. Actually, mas masarap pa mga kakutsina. Kayang-kaya. So, no need to go out and eat out. So, keep posting mga kakusina doon sa ating simpleng lutuin sa ating kusina. So, you can win 500 pesos. Please be on top 10 this May. Everybody will receive a gift, surprise gift from Marlina's Kitchenette. See you there mga kakusina! So, after brushing up dun sa ating pork ribs, ibalik natin sa oven. And then it will take another 25 to 30 minutes para naman yung kabila naman ng iba-brush up natin for later. So while we are waiting for our pork ribs to cook, let's do our veggie salad mga kakusina para naman hindi tayo magra-rice today. Lagi na lang rice, nakakalaki ng tiyan. So, gayatin natin yung mga fresh veggies from the fridge, yung mga pwede sa salad like pepino, and then carrots, tomatoes, and of course, yung ating pinaka-special at kailangan-kailangan sa salad, yung ating green leafy vegetables, of course, lettuce. So, shout out po muna tayo mga kakusina. I've got a letter here from Chen Evangelista Esser. Sabi niya, hello ma'am, una sa lahat, advance happy birthday po sa inyo. Thank you sa iyo, Chen. Gusto ko po sanang mag-request ng isang simple birthday cake recipe na kayang-kayang gawin daw ng kanyang anak dahil magbo-birthday na. I think birthday niya na ngayon. Happy birthday sa iyo, baby Chen. And then, gumawa daw siya ng cake para sa kanyang anak, pero ang lumabas, naglasang champurado. Paano naman naging champurado yun, Miss Chen? Nilagyan daw niya ng thickening. Yung thickening cream, nilagyan na daw niya ng gelatin. And of course, naglagay siya siguro ng mga chocolate. Ayun, nagmukha daw champurado ang kanyang cake. But anyway, that's okay, Miss Chen. Tatry natin na namin ni Marl na makabake ng simple cake para makapi mo, makagawa ka ng sarili mong cake. That's okay. At lagi daw siyang nanonood ng ating mga uploads. Thank you to you, Miss Chen Evangelista Esser. At doon po sa mga nakakumpleto na ng 5 likes, 5 views, and 5 comments sa ating 5 everyday uploads. Please PM me, pero huwag nyo pong i-disclose ang inyong personal address sa FB kasi bawal na bawal po yan. Nakakatakot. Huwag kayo mag-disclose ng mga personal nyo sa FB page, please, mga kakusina. Kada dal-dal ko, natapos na ang ating salad. At naluto na rin ang ating baby back ribs. So, of course, sa TK Man portion. Yan ang gustong-gusto ni Miss Marlina's Kitchenette. Looks so yummy. Look at that. And then, i-shout out ko lang mga kakusina yung ating tatlong well-wishers na gagrant ko yung kanilang wishes, simple wishes mga kakusina. Meron na po akong napiling tatlo na deserving to receive 3,000 pesos. Please, huwag na po kayong mag-send dahil nakapili na po ako. So maybe in some other time, meron pa rin tayong mga ganyang giveaways. So that's all for today mga kakusina. Thank you for your support. And I hope mabibigyan niyo ako ng isang like and share or like and comments down below. Until next time. So thank you for watching Marlina's Kitchenette. And please don't forget to like and share. Subscribe to Marlina's Kitchenette. And
please hit the bell so you don't miss a thing. See ya!